Hi guys! Welcome to Jonah's Mini Vlog. So for today's video po, ang pag-uusapan po natin ay kung paano po tayo magsesend ng pera sa smart padala gamit po ang Maya wallet po natin. So kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo dahil nag-upload po ako ng iba't ibang mga tutorial. Mga earning up po, mga tutorial po kung paano po gamitin ang mga application. So, madali lamang po. Kung may tanong po kayo, pwede po mag-comment sa aking YouTube channel. So, ang gagamitin po natin ngayon ay ang ating Maya. So, dapat po ang ating Maya ay laging updated sa ating application. So, i-check nyo po sa Play Store. Search nyo po ang Maya. Then, kapag nakalagay po ay for update, so, i-update po natin. Kung updated naman po, so, nakalagay po dyan ay open. So sa mga wala pa pong Pay Maya or Maya, so ilalagay ko po yung akin ditong referral link. So para po maka-earn po tayo na pera dito sa invitation link. So ilalagay ko po dito sa description po ng aking video. So guys, dapat po ang Maya natin ay fully verified. So magsesend po tayo ng ating mga ID. So kung gusto niyo po ay kung paano po mag-cash in sa Maya natin nung walang service charge. So, may tutorial din po ako dito sa aking YouTube channel. Ilalagay ko na lang din po dito sa description po ng aking video. Mga e-wallet po kung paano po mag-cash in ng walang service charge. So, madali lamang po yun. So, sana guys, matutunan nyo po ngayon kung ano po ang bibigay ko pong tutorial po ngayon. So, ito po si Maya ay approved ni Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kapag nagka-error po or scam po kayo, pwede po kayong tumawag sa *788, yung po ang kanilang customer service para po mag-guide po tayo kung ano po ang dapat gawin natin. So, pwede din po natin i-chat ang kanilang mismong Facebook page para po pag naka-encounter po tayo ng problema or pwede din po sa mismong application, magsasubmit po tayo ng e-cap. So, madali lamang po yun. So, ang topic po natin for today's video po ay kung paano po mag-send ng pera gamit ang ating Maya wallet. So, magsasend po tayo guys sa smart padala. So, hindi na po hassle sa labas para po pumila po tayo na napakahaba. So, napakainit man po tapos biglang uulan. So, para po tayo ay magkasakit. So, madali lamang po yun guys kung paano po mag-send. So, make sure lang po natin yung smart padala po natin pagsasendan ay tama po. So, lagi po natin i-double check. For example po, ay halimbawa po nagkatrabaho po kayo tapos magsasend po kayo ng pera sa mga kamag-anak nyo or sa mga magulang nyo. So, pwede po natin gamitin ito. So, dapat po ay may, syempre guys, may pera po tayo sa Maya wallet natin. Then, lagi pong updated yung application. So, guys, i-screen record ko na lamang po ito para po may matutunan po kayo. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment sa aking YouTube channel. Hi, guys! So, ito po yung dashboard ng aking Maya Wallet. So, sa mga wala pa pong Maya Wallet, pwede po kayo mag-download. So, ilagay ko din na lang po dito sa description ng aking video ang referral link. So, para po tayo parehas maka-earn ng pa-premyo ni Maya. So, for today's video po, kung paano po tayo magsesend ng pera sa smart padala, napakadali lamang po. Sana po ay may natutunan po kayo. Ito po ay himay-himayin po natin kung paano po magsend sa smart padala. So, kung may pera po kayo sa inyong Maya wallet, hanapin nyo lang po ang send money. So, kiklik na lang po yung send money. Yan. Ito pong ang pipil upan natin. So, complete transaction to add it to your favorites. So, pwede natin ilagay sa favorites natin to kung save po natin para po pag sa susunod, magsasend na lang po tayo at hindi na po natin kailangan mag-fill up ng maraming information. So, recipient. So, dito po natin ilalagay yung number ng smart padala. So, nagsend na po sa akin guys yung number ng smart padala. So, kinopy-paste ko na lamang po. So, pipaste na po natin. So, guys, make sure nyo po na yung pong account number ay tama dahil kapag nagkamali po, eh, mahirap na po. Baka po sa iba pa po mag-send. Kung nagka-problema naman po kayo, pwede po kayong tumawag sa customer service na Maya, which is
1788 ang ating itatawag. Ay, as 3788 guys, sorry. As 3788 po ang contact number ni Maya. So, customer service po ang tatawagan natin. So, dapat po guys, maging magalang po tayo at ibigay po natin yung mga hinihingi ni Maya. So, mapapansin nyo po guys, pag naglagay po kayo dito ng smart padala number, may account type na Maya Center. Ibig sabihin po niyan, ito pong number na to ay nakaregister sa Maya Center. Kung hindi naman po, ibig sabihin niyan ay mali yung number na ilagay nyo po. So, Maya Center po dapat. So, mapapansin nyo po, example guys, sa ibang number po tayo magseset kung Maya to Maya. For example, sa isa kong number, mapapansin nyo yan, Maya. Ibig sabihin yan, sa Maya po tayo magseset Maya to Maya. Kung smart padala po ay, mapapansin nyo po ay Maya Center. So, ibig sabihin yun, si Maya sa Maya Center po tayo magseset. Or smart padala. And then, dito po sa amount, for example po ay 500. Since may 500 pesos po ako sa aking wallet, ay babawasan ko na lang kasi saktong 500 lang. For example, gawin lang natin 400. Kasi may service charge po ito. Yan, for example, 400. At ito sa note optional, ang ginagawa ko po dito para po mabasa agad ng ano smart padala. At sa note optional po, nilalagay ko po yung pangalan po ng magre-receive para po makonfirm agad noong padadalhan ko po ng pera na pangalan po nung papadalhan ko. So guys, yung papadalhan nyo po pala ay dapat po may dala siyang valid ID. So dapat may picture niya, tapos address at pangalan. Then may pirma po. Dapat kailangan po ay valid ID para po may habol po or para po maiwasan yung scam or may confirmation po si yung pinadalhan po natin na yung taong yun ay naka-receive ng pera at yun yung tamang pangalan niya. So guys, note, ito naman po yung optional lamang pero ang ginagawa ko po ay pangalan po nung magre-receive ng pera. For example, si Mama. Yan. Candor. So include signature from Jonas. Ibig sabihin po niyan, ang signature ko ay Jonas. So ibig sabihin po yung lalabas doon yung kung sino nagpadala. So pangalan ko. So Jonas. Then i-continue na lang po natin. Yan, may service charge po siya na 6 pesos for 400 pesos na i-transfer ko. So guys, ang madi-deduct po guys sa aking wallet ay 406 pesos. Kapag okay na po, so send money natin. So hindi ko muna siya guys muna send money kasi nakapagpadala na naman po ako sa noong isang araw sa aking mga magulang. So send money tapos yung transaction ID po ay i-send po natin doon po sa pinadalhan po natin ng pera. For example, pwede po natin i-screenshot or i-copy-paste po yung text ng Maya sa ating contact number. Then, i-send po natin sa ating pinadalhan. Yung pong reference number na yon. So, madali lamang po yon. So, sana guys, may natutunan po kayo for today's video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung gusto po guys kung paano mag-cash in ng mga service charge sa mga e-wallet natin, especially po dito sa Maya, may tutorial po ako dito sa aking YouTube channel. Then, bisitahin nyo po ang aking YouTube channel dahil may iba't iba po akong mga tutorial. Kung may tanong po kayo guys, pwede kayo mag-comment sa aking YouTube channel. Sasagot naman po ako. So, yun guys, kakalabas ko lang po kasi sa trabaho. Pasensya na po. So, yun guys. So yun guys, sana po ay may natutunan po kayo for today's video. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment. At huwag niyo po nga kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil nag-upload po ako ng iba't ibang mga tutorial. So yun guys, isama niyo rin po ang bell button para po ma-notify po kayo kapag nag-upload po ako. So maraming salamat po. See you po sa next tutorial.